Paninindigan sa teritoryong sakop ng ating bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito anila ang sumisimbolo sa ginawa nilang pagputol sa tali ng floating barrier na inilagay ng China Coast Guard at militia vessel sa entrada ng Bajo de Masinloc. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Sa isinagawang special operation ng Philippine Coast Guard, sinisid ang entrada ng Bajo de Masinloc kung saan nadiskubre ang floating barrier na inilagay ng mga tauhan ng China Coast Guard at militia vessels na abot sa 300 metro ang haba. Makikita kung paano pinutol ang tali sa floating barrier. Nakuha rin ng PCG ang angkla na nagsisilbing pabigat sa barrier. Ang pagputol sa floating barrier ay alinsunod na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay National Security Advisor Eduardo Anyo para makapalaot ng maayos sa mga mines ng Pilipino sa Bahura. Sabi ng Philippine Coast Guard, paglabag sa international law ang floating barrier na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc, kaya nararapat lamang natanggalin ito. Bajo de Masinloc is a traditional fishing ground. The 9-dash line claim of the People's Republic of China has no valid basis. And since this is a traditional fishing ground, the Filipinos, the Vietnamese, and the Chinese can be able to fish in this area. Secondly, it is also important to mention that Bajo de Masinloc falls within the exclusive economic zone of our country. This is a rock. Therefore, it generates 12 nautical mile territorial sea, meaning the Philippines has a sovereignty over the waters of Bajo de Masinloc for the 12 nautical mile territorial sea. Tiniyak naman ng Foreign Affairs Department na gagawin ang mga karampatang hakbang upang protektahan ang soberanya ng bansa at kabuhayan ng mga mangisdang Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi naman ng China na tama ang ginawa ng China Coast Guard na harangin ang barko ng Bifar malapit sa Bajo de Masinloc. Buwelta ng PCG. I don't know what's their reference. Probably they need to look into the decision of the tribunal once again and also to cross-reference the United Nations Convention of the Law of the Sea. Ayon pa sa PCG, pagpapakita ng paninindigan ng bansa sa ating teritoryo ang pagtanggal sa floating barrier. Ang instruction ng ating Pangulo sa pagpapatanggal ng floating barrier natin na nakita sa Bajo de Masinloc ay sumisimbolo sa commitment at sa pangako ng ating Pangulo na we're not going to surrender any square inch of our territory to any foreign power. Kahit pasabihin ng mga kritiko na ito ay ibabalik din ulit, wala rin masyadong epekto, para sa akin ang instruction ng ating Pangulo at naging aksyon ng Philippine Coast Guard sa pamamuno ng ating National Security Advisor na si General Eduardo Anyo, ito ay pagpapakita hindi lamang sa Pilipino kundi sa buong mundo. Tayo po ay titindig, gagawin natin ang lahat at ipapakita natin na tayo ay mayroon talagang commitment at kahit anong kulang tayo ng kakayahan pa man, gagampanin po ng tungkulin ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng aming makakaya to make sure na ang West Philippine Sea ay igagalang at kikilalanin tayo ng mundo na ito ay para sa Pilipino. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.